I-share ko sa inyo ngayon ang mga na-experience ko mula nang dumami ang followers ko ay lagi na ako nagkakaroon ng policy issue. Yan yung meron lagi rin akong copyright violations. Nang magkaroon ako ng stars and subscriptions, dito na nagsimula ang mga policy issues ko. And then, more than 10,000 followers ako, nagkaroon na ako ng in-stream ads at dito nagsimula ang mas grabing policy issues na binibigay sa akin. Para malaman mo ang mga Facebook alerts mo, ikiklik mo lang yung sa right top portion ng FB page mo kung saan nandun na yung logo mo. Then, iklik mo ang help and support. Na ang help and support, iklik mo naman ang support inbox. Open mo na ang support inbox, makikita mo na ang reports about others and your alerts. Makikita nyo, nung kinlik ko yung your alerts, makikita nyo na dyan yung mga history ng mga in-alert sa akin. So, 246, hindi na siya mabubura pero naka-close na siya. So, meaning, lahat kasi yan, yung mga music niya, na mga background niya, yun ang na-copyright. So, ang ginawa ko, pinalitan ko lang yung mga music background niya. Kaya naging okay na siya, na-close na siya. Alaman mo lagi ang mga alerts sa'yo, pupunta ka sa notification settings, tapos i-on mo yung notification para ma-check mo. Pero ako, ang ginagawa ko, hindi ko na hinihintay yung notification settings. Lagi ko na lang chine-check kung meron bang alert sa akin si Facebook. Example ko na na-restrict ang account ko. So, restricted monetization ako. Kaka-start ko palang magkaroon ng ads. So, ang income ko palang ay nasa $2.08. Na-stop na siya kaagad. Na-restrict na siya dahil ang nakalaga ay limited originality of content. Nang chineg ko sa alert kung ano ba yung tinutukoy ng FB na shared content that was an original or repurposed content from other sources with limited added value. So, pinagdi-delete ko na yung pinagdudahan ko na baka yun yun. And then, pero nung chineg ko sa alert, puro background music na naman yung kaso ko. Tataka ko, pati yung mga na-post ko last year ay biglang na copyright. Pwede ulit ikaw mag-request ng review. So, makikita nyo dyan na limited originality of content yung violation ko. Tapos, nadami na rin yung Meta Brand Collabs Manager, branded content tagging. Pero hindi ko naman yung ginagamit. Yung in-stream ads lang talaga yung ginagamit ko. So, pagka nabasa mo na lahat yan, i-check mo tong I have read and understand Facebook definition of limited originality of content. And then, i-click mo lang ulit yung request review. So, ayan ang result. Appeal rejected. So, nakalagay na naman, Sherry QC was reviewed again and we confirmed that it violates our monetization policies. So, chinek ko na naman sa alert kung ano na naman yung kaso ko. At nagulat ako, meron na naman akong bagong copyright. At ang copyright na binibigay sa akin ay yung post ko rin nung March. At ang minutes noon ay nasa wala pang 30 seconds lang. So, dinilit ko na lang din siya. Kaya sabi ko, ang hirap pala ngayon, lagi na lang nare-restrict. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nalilift ang appeal ko. Kailangan talaga maging maingat tayo sa ginagamit nating background music. Sa susunod, ituturo ko kung saan tayo kukuha ng background music na hindi tayo makaka-copyright ni Facebook. Kung nagustuhan mo or may natutunan ka sa senior ko ngayon, pa-comment na lang. Salamat!